pag ng Panginoon. Kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Araw po ng Miyerkules, 14 na linggo sa karaniwang panahon. Sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundan ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto.
Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kahit ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ay nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanyang pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin niyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo, ang iba'y magdala na ng pagkaing bininyo para sa inyong sambayana. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap sa kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Yan nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben? Nagsusumamo ako sa inyo, huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na ang naunawa ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit ito ng interprete. Kung humaharap sa kanila, iniwan muna nila si Jose dahil sa hindi nila mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling." Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. At sumiin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu.
at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago ni anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at ang kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang pagdating po sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang ating unang pagbasa ay isinalaysay sa atin ang pinagmulan ng bayang Israel na ginawang panganay sa mga anak ng ating Panginoong Ama, si Yahweh, na kung saan sa kanila nagmula ang tribo, 12 tribo na anak ni Jacob. Kaya nga si Jacob ay tinatawag na Israel dahil sa kanya magmumula, dahil inagaw nga nito ang birthright blessing na dapat ay kay Esau, subalit dahil siya ang binigyan ng pagbabasbas ng kanyang amang si Isaac, sa kanya na nga pinagmula ang pangako ni Yahweh kay Abraham na siya ang magiging ama ng salit-saling lahi. Ang nakagaganda sa ating pinakinggang unang pagbasa ay hindi yung mga ipinamamahagi ni Jose, isa sa kanilang kapatid na kanilang pinagmalupitan. Hindi yung mga pagkain na ibinabahagi, kung hindi ang kapatawaran na ibinigay ni Jose sa kanyang mga kapatid sa kabila ng ginawa ng mga ito sa kanya. Inggit na inggit kasi ang mga kapatid ni Jose sa kanya dahil siya ang paboritong anak ni Jacob. At si Jose ay mayroong isang kapatid din na si Benjamin, na kung saan dalawa lang silang magkapatid sa nanay at iba namang nanay ang ibang anak ni Jacob. Ano ho, kaya ito yung hinahanap ni Jose noong ibilanggo yung mga kapatid niya sa loob ng 3 araw, at pagkatapos ay pinakawalan sa isang kondisyon na dalhin ang kanilang bunsong kapatid doon sa Ehipto mula sa Kanaan. Ang sabi ni Jose ay, ito'y magpapatunay kung kayo'y nagsasabi sa akin ng totoo. Subalit sabi ko nga, ang pinakamagandang ginawa dito ni Jose, ang pagpapatawad sa kanyang mga kapatid sa kabila ng karumaldumal na ginawa sa kanya na parang hindi kapatid kung ituring. Kaya narinig niyo po ang sabi ni Ruben, sinasabi ko na sa inyo noon nung nagmamakaawa ang ating kapatid, na huwag natin gawan siya ng kasamaan, kaya ngayon ay pinagbabayad na tayo sa ating ginawang pagpaslang sa kanya. Dahil ang alam nila, pinatay nila, namatay ang kanilang kapatid. Hindi nila alam na ito'y nakuha ng isang mga dumadaan doon sa balon at ito'y ipinagbili doon sa Ehipto, na ngayon ay si Jose ay naging gobernador ng paraon ng hari ng Ehipto.
At ngayon, dahil siya ang gobernador, siya ang pinapamahala ng lahat ng ari-arian ng gobernador, ng paraon, na si Jose ang naging dahilan para yumaman ang hari ng Ehipto na ito na paraon, kung tawagin. At yung atin po itong iuugnay sa ating ebanghelyo, kung papaanong ang mga anak ni Jacob ang pinagmulan ng bayang Israel, sa ating ebanghelyo naman ay pumili ang ating Panginoon ng 12 apostol na pagmumulan ng pananampalatayang itinatag ng ating Panginoon, ang Kristyanismo, ang Katolisismo na lalaganap sa buong mundo. Sa kanyang pagpili, pakatandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon sa 12, huwag kayong pupunta sa mga bayan ng mga Hintil, maging ng mga bayan ng mga Samaritano. Sa halip, ipunin ninyo, puntahan ninyo ang mga nasa labas na mga anak ng Israel. Kung papaano ang ating unang pagbasa, iipunin ni Jose ang lahat ng kanyang mga kapatid na pagmumulan niya po ng bayang Israel. Ganito rin ang sinasabi ng ating Panginoon sa 12 apostol na kanyang pinili para muling ibalik ang mga Israelita sa pananampalataya at pagkakandili ng ating Panginoon. At alam natin na pag ito'y hinahanap dahil ito ang instruction ng ating Panginoon, ibig sabihin, mga nawawalang tupa ito. Maaring sa kanilang pagkawala, sa lingwahe po ng Biblia, ay mayroong mga pagkakataon na sila'y nagkakamali at nagkakasala. Kaya nga ang ibig sabihin ng ating Panginoon, hanapin ninyo't patawarin nang sa ganon muling maibalik sa ubasan na itinatag nga ng Ama na panggagalingan ng pananampalataya. Marahil ang hamon sa atin, my dear brothers and sisters, sa 2 pagbasang ito, kung papaanong, sabi ko nga, ang pinaka-importante sa ating unang pagbasa, ang pag-impart ni Jose ng pagpapatawad, at ganun din ang ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sa 12 apostol, na patawarin ang lahat ng mga Israelita, ibig sabihin, dalhin muli sa ubasan na pinanggalingan nila. Marahil ang hamon sa atin, pagpapatawad din po sa mga taong gumawa sa atin ng kamalian. Sabi ko nga'y, sa ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid, wala itong maiyahalin tulad. Pwede niyang higantihan, paghigantihan ang kanyang mga kapatid. Subalit ano ang sabi ni Jose? Ako na may takot sa Diyos, kaya kinausap niya ang kanyang mga kapatid. Nadalhid na lang ang kanyang kapatid, ang kanilang kapatid na bunso, mula sa Kanaan patungo sa Ehipto. Nang sa ganon, makita niya ang lahat ng kanyang kapatid, at alam natin na pati ang kanilang tatay na si Jacob ay magkakaroon sila ng tinatawag na reunion dahil sa pagpapatawad. Ito po ang napakaganda ng berto ng pagpapatawad. Napakahirap magpatawad sa pamamagitan ng grasya, sa pamamagitan ng habag at awa ng Diyos, nagagawa ng tao ang magpatawad. Ito po ang ating hilingin sa ating Panginoon sa pagpapatuloy nitong banal na Eukaristiya, na naway tunay ngang makalimot ang bawat isa sa atin, tunay na makapagpatawad sa mga taong may nagawang pagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap sa araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanaw.
ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawang second collection
ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Gusto atin at binidete kuni ang sumabis es Dominus Beatus vivi sperat qui sperat in ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna pong lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos na extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, clean as you go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance. Tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba,
at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng Parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawain tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makapag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. Pwede niyo pong hawakan, ilagay sa palad o ilagay sa upuan ang inyong mga pababasbasan ng mga religious articles. At inihiling din po natin sa Diyos na sa pamamagitan ng pagbabasbas sa atin bilang mga mananampalatayan niya'y kasihan ng Espiritu Santo at anuman ang ating mga kahilingan ay maipagkaloob ng ating puong may kapal. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga taong ito at gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
tayo'y natipayag. Kanyang pagkalinga at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.